So bibigyan ko kayo ng tips paano mag-vlog. Tsaka paano ba ako nag-start sa pagba-vlog. Okay? So yung mga bibigay kong tips, ito lang yung mga na-experience ko sa pag-YouTube. Okay, unang-una kasi, hindi naman pag-upload mo ng video, eh sikat ka na. Okay? Kung ganun yung ano, nasa isip mo, hindi. Hindi ganun kadali mag-YouTube. Okay? So sa YouTube kasi, parang pag-aaral lang yan. Hindi naman pwede na mag-start ka ng grade 1, tapos yung susunod is grade 7 na. So hindi ganun, lahat yan na pag-aaralan. So lahat, kailangan nag-umpisa sa umpisa. Wala naman nag-umpisa sa gitna, tsaka sa huli. Okay? So kung umumpisaan mo sa huli, ay mahirap yun. Gusto mo agad, nasa taas ka. So kailangan mag-start ka mag-YouTube. Isipin mo muna, ano ba yung mga content mo, ano ba yung mga gagawin mo, ano ba yung mga bagay na matututugin yung mga viewers mo. So hindi lang yung mga video na, although may mga video din na pwede yun, pero mas okay siguro na mag-YouTube ka, mayroon din natututunan yung mga viewers mo. Okay? Tsaka ang tanong, bakit ka nga ba nag-YouTube? Ayan yung tanong. Okay? So sa akin, para sa akin, ba't ako nag-YouTube? Okay, nag-start lang naman to nung mga barkada ko. Nag-outing kami, sabi nila, vlogger daw. Yun, nilipisa ko na mag-vlog dahil nakikita ko, napapanood ko sa iba, nagba-vlog. Okay, so nung una, medyo nakakaya din marap sa camera. Ayan, katulad nyo, kung mag-umpisa kayo, syempre mahiya kayong marap sa camera at magsalita. Para katulad nito, wala naman tao. Ayan, ako lang mag-isa. Medyo nakakaya din, di ba? Okay, so sa tinagal-tagal na din ng video ko, medyo na-express ko na yung sarili ko kahit walang tao. Ayan, hindi wala pala tao. Ayan pala kayo, nanonood kayo, nasa harapan ko, nagsasaya kayo ng oras sa akin para makinig kung paano mag-YouTube. At kapag nag-YouTube ka, kailangan marunong kang mag-edit. Okay? Although mag-umpisa ka mag-edit yung pa hindi maganda yung transition, ayan, walang magandang content, ayan, dyan naman nag-umpisa sa lahat sa maganda. Wala naman nga talaga nag-umpisa sa magaling. Okay? Kahit ako, kung papanoorin yung mga video ko, mula umpisa, ang pangit talaga ng mga transitions, ng mga cuts, ng music, ayan. Eh, syempre, paunti-unti gaganda rin yan. So, ngayon nga, natutunan ko na paano mo yung thumbnail. Okay? So, gano'n pala paano pala mag-upload ng mga thumbnail. Ayan, kasi, basta ako, upload lang, tapos, wala na. Okay? Tips din yun sa pag-YouTube. Ano nga ba ang dapat gamitin kapag nag-vlog? Okay, wala naman requirement or gadgets na kailangan mahalaga ang gagamitin. So, pwede kang mag-start sa phone. Ayan. Pwede kang mag-start sa kung meron kang lumang camera. Digital na. Okay? Huwag na yung film. Hindi na po pwede yan. Okay, and then kung meron kang DSLR, okay din yun. And then, sa mga YouTuber ngayon, kailangan meron kang mic. Ayan. And then, meron kang lights para mas maliwanag. And then, syempre kailangan meron kang camera. And camera, mostly kasi camera na yung ginagamit. And sa mga montage-montage nila, yung mga pa-focus-focus nila. And sa sounds, mas maganda yung dating ng sounds. Unlike nito, kasi phone lang yung gamit ko. And kaya medyo parang basag yung sounds. Pero, nakikinig ka pa din dahil gusto mo nga matuto mag-YouTube. Okay? Okay, paano pa nga ba mag-grow ang iyong YouTube channel? Okay, so mag-grow yan kung meron kang social media like Facebook, Twitter, Instagram, ayan. Pwede mong i-post kung meron kang in-upload sa YouTube, and then pwede mong sabihin na panoorin nila, or kung interesado sila, pwede nilang panoorin yung video mo. Okay? Pero hindi naman lahat kasi manunod sa channel mo. Okay, so mag-i-start ka konti-konti, ayan. 100 views or to 150 views, ayan. Okay? Sa mga subscriber naman, ayan. Sa mga subscriber, pwede yung subscriber mo, mga kakilala mo lang din sa Facebook, ayan. Mga kakilala mo lang sa Twitter, mga kakilala mo lang din sa mga ibang social media, ayan. Once na sabihin, ay si sir, nag-YouTube na, ay si Kiko, nag-YouTube na, si Francis, oh, si Jerome, nag-YouTube na. Okay? So, once na kumalat na kasi yan, madali na lang yun. Okay? And then, kailangan mo na lang ng tulong sa mga vlogger talaga. Okay? Minsan, mapapalapit ka din sa mga ibang vlogger. Tutulungan ka din ng mga yan. Once na subscribe ka sa nila, subscribe ka din nila. Okay? So, kailangan dito sa YouTube, tulungan lang din tayo. Hindi pwede na sinubscribe kita,
tapos ako hindi mo ako susubscribe, hindi tayo mag-grow, okay? So kung ganun yung magiging mentality mo sa YouTube, ay nako, baka yung channel natin hindi umangat. So kailangan, sa pag-grow ng channel natin, para makagain tayo ng marami subscriber, pwede naman na, for example, may sikat na YouTuber, yan, hindi pa naman ganun kasikat, for example, mga 15,000 subscribers, yan. Yan, yung mga ganyang subscriber, tumutulong kayo mga yan. Okay? And then, once na nag-comment ka dun, or yes, nag-comment ka dun sa mga video nila, or meron taong nag-comment dun, pwede mong sabihin na, uy, yakapan naman tayo. Hindi naman yakapan na iyahag ka. Okay? So, parang ganito, subscribe kita, and then, subscribe mo din ako. Okay? So, para mag-grow yung channel natin. Kasi kung hindi ganun yung gagawin natin, subscribe kita, tapos ako hindi. Parang ang ano naman, ang unfair naman. Okay, so kailangan dito sa YouTube, tulungan lang tayo. Okay? Lahat naman dito sa YouTube siguro, yung iba nag-YouTube para daw ma-inspire. Para mag-inspire ng tao. Ano pa ba? Para daw gusto lang i-express yung sarili nila. Dahil gusto lang daw nila mag-YouTube. Ayun. Pwede rin naman yun. Kaso nga lang, syempre, kapag dito sa YouTube, pwede ka rin kumita sa YouTube. Okay? So, sa next video ko, i-explain ko sa inyo paano ba mamonetize ang iyong YouTube channel. So, ano pa bang mabibigay kong tips sa inyo paano mag-YouTube? Okay? Start mo yung YouTube mo ngayon. Start ka ng video mo ngayon. Kahit na video lang naman na, for example, meron kang gustong i-express lang or meron kang video dyan na nakatago, pwede mong i-upload dyan sa YouTube channel mo. Okay? Kasi may mga tao naman, iba't iba naman yung mga gusto ng mga tao eh. Baka may ibang tao gusto nila yung video mo, may iba naman ayaw nila. So hindi natin pwedeng pilitin yung mga tao na panoorin yung mga videos natin. Okay? So isang tip lang, magtiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo mag-YouTube. Okay? Huwag kang mahiyang magsalita sa harap ng camera at kailangan tiwala ka lang talaga. May trust ka sa sarili mo. Okay? So, yun lang magbibigay kong tip sa inyo. Sana may apply niya sa pag-YouTube nyo. Huwag na mahiyang mag-YouTube. Kahit na may tao dyan na sa, oy, nag-YouTube siya, no? Ganyan-ganyan. Okay? Hayaan nyo lang yung mga yun. Okay? Kasi hindi naman sila yung ginagawa mo. Pwede mo silang gawa ng content. Okay? Ito yung mga batang ganyan-ganyan. Okay? So, papaalam na ako, nabigyan na lang tips ko kasi yun pa lang nalalaman ko dito sa YouTube mamula nung nag-start ako.